SMNI, Truth That Matters. Alright, Kuya Mark, dako tayo sa ating paksa ngayong araw na ito. Anti-hazing law. May batas pala dito? Anti-hazing law? Bakit may anti-hazing law? Dami na mamatay dyan. O sa hazing-hazing na yan. In fact, but bakit kailangan ng anti-hazing? Don't forget, ang anti-hazing law, hindi yan nag-stop ng right to organization. Yung right to organization, may karapatan ka na sumali sa mga organisasyon. Oh. Mga fraternity, mga sorority, mga organization. Right mo yan na sumali. Right mo din yan na hindi sumali. Ibig sabihin, decision mo yan. Nasasali ka o hindi ka sasali sa mga fraternity or sorority. But may limitation ang pagsali. Yun ang tinatawag na anti-hazing law kasi dami nang namamatay dyan. So kailangan na may batas about anti-hazing law para at least to protect yung mga new fight, mga gustong pumasok, mga recruit. Mga pledgy. Oh, mga recruit, mga pledgy ang tawag doon sa mga, or iba tawag slave. Oh. Yung mga, ang tawag sa ibang mga fraternity sa mga recruit, mga new fight, mga slave. So, paano natin i-protect yung mga recruit, mga new fight, mga pledgy, anong tawag doon? Paano natin i-protect laban sa mga anong tawag doon, mga sa hazing. So, ito yung batas na pag-uusapan natin ngayon. Nako, paano ito, Kuya Mark? Kumbaga, common ito sa mga kababayan natin, mga kabataan nag-aaral pa sa kolehiyo. Syempre, sa ating pong mga kababayan na may mga kanya-kanyang grupo o may mga fraternity organizations. Alam mo, Kuya Mark, may mga isyong ganito. Recently, di ba, may estudyanteng namatay. May namatay. Oo, di ba? May iba na bulag. Mm. May iba dyan, hindi natin alam, may na-rape. May iba dyan, naputulan ng kamay. Uy. Na yung paa, na nabali yung paa. So yun ang kailangan natin na explain. Ano yung batas about anti-hazing? Nako, may naalala tuloy ako sa hazing na yan. Pero ito kaya Mark, ano po ba ang pinagbabawal sa hazing? And ano po bang meaning ng hazing? Pag hazing ba, palo agad o initiation? Paano po ba? Ang hazing, any act that may result to physical or psychological injury or damage to a new fight as a condition to enter into a fraternity or sorority or organization. Ibig sabihin, ang hazing, hindi lang ito physical injury or damage. Kasama doon ang tinatawag na psychological. May iba dyan kasi, akala natin ang hazing, palo lang, hazing na. Hindi. Kasama kasi doon yung psychological injury, psychological damage ng isang new fight bago makapasok sa isang organization or isang fraternity. Hmm. Ano po ba, batay po sa anti-hazing law, ang nakasaad na ipinagbabawal pag ikaw ay dumadaan sa hazing? Anti-hazing law, lahat ng hazing, basta physical, bawal. Psychological na injury or damage as a condition to join a fraternity or organization, bawal. But may exception. Oy. Ano yung may exception? Physical or psychological test. Okay, physical or psychological test na ginagawa ng mga military or police officers as a condition bago makapasok ang isang kadete sa isang military school, isang police school or police na mga training. So pwede yung physical or psychological test. Provided that yung physical or psychological test must be approved by the Secretary of the National Defense or the Philippine National Police Commission as recommended by the Chief PNP. Isa yun. Mm. And second, yung tinatawag na customary athletic activities. Yung paglalaro ng basketball. Oh. Takbo dyan. Sino pinakamabilis tumakbo? Kung sino top 5 na pinakamabilis tumakbo, yun ang makapasok sa fraternity. Like for example, like that. Mm. So, customary athletic activities are exemption sa anti-hazing law. Alright. Kuya Mark, itong hazing, iba ito sa ipakahulugan ng initiation. Yes. Iba yung initiation. Iba yung hazing. Hazing, physical or psychological injury or damage ang result. Ang initiation, ito yung tinatawag na isang practice lang, isang ceremony, isang ritual ng isang organization na kailangan gawin ng isang new fight bago siya makapasok sa isang fraternity. Mm. Yun ang tinatawag na initiation rites. It's a ceremony. Like for example, naglalakad sila,
naghahawak ng kandila, nagsasayaw, may isang ritual ng isang organization o isang fraternity, basta wala lang physical or psychological injury or damage sa isang tao, yun ang tinatawag na initiation rites. Naku, eh paano yung mga old school, OG, mga original? Kaya Mark, baga mga may oldies na, di ba? Dumaan sila dito, initiation plus hazing. Oh, yes, yes. May dumaan. Pero ngayon, under this new law, ang initiation, hindi bawal yan. Pwedeng maging legal ang initiation. Mm. Ang bawal, ang hazing lang. Pag hazing, ang pinag-usapan dyan, physical or psychological injury or damage. Ang initiation, it is a ceremony. It is a practice or a ritual ng isang fraternity bago ka makapasok sa fraternity na yan. Ano po ba ang mga requirements ng initiation para maiiwas po siya na maiugnay sa anumang hazing activities? May mga requirements dyan, MJ, in order na maging legal ang isang initiation. Mm. Kung hindi ito gagawin, maging illegal ang initiation. So, number one, kailangan, for example, sa school organization or school fraternity, kailangan you need to apply in writing na magkandak ka ng initiation rites 7 days before the scheduled initiation rites. Application in writing. And your application in writing should indicate place of the initiation, date of the initiation, yung mga tao, yung mga list ng pangalan ng mga new fight or mga recruits, and paano gawin ang initiation. Kailangan isubmit yan sa school authorities. And number three, yung undertaking na walang mangyayaring injury, and yung initiation rite should not be more than 3 days. 3 days lang. And kailangan ilagay doon sa application yung list ng mga officers ng fraternity who will take charge of the initiation rites. Then, kailangan yan under oath, nakapost yan sa bulletin board, and hindi pwedeng tanggalin yan until after 3 days after the date of the initiation. Sa kung susubahin po ang yung mga binanggit, Kuya Mark, transparency. Transparency, ibig sabihin, kailangan ka muna magpaalam. For example, under the university fraternity, kailangan muna kayo magpaalam sa school authorities bago kayo gagawa ng initiation rites. Not necessarily yung initiation sa school, maybe on practice sa ibang area, but still, kailangan mo pa rin magpaalam sa school. Sa initiation rites, Kuya Mark, ano po ba ang mga obligasyon ng eskwelahan o ng paaralan batay po sa batas? Under the law, requirement ng batas na kailangan yung mga fraternity or organization, kahit hindi organized ng school, basta yung mga members, mga estudyante, kailangan ipa-accredit ang mga fraternities. Lahat ng fraternities dapat ipa-accredit. Otherwise, kung hindi accredited, hindi sila dapat mag-conduct ng mga activities inside school or even outside school, bawal ang activities. Second, kailangan nila isubmit every semester sa school authorities ang list of names ng mga members and officers. Every semester isubmit nila updated list. So yun ang mga kailangan gawin. Nako. At saka number one na dapat mong check-in, na registrado at legal yung fraternity yung sasalihan mo. Yes. Registered dapat sa isang school ang isang fraternity. Lalo na sa SEC. Actually, may SEC registration yan for the purposes na may juridical entity ang isang fraternity. But for purposes of anti-hazing law, kailangan yan naka-registered sa school. Then, hindi lang yan. Requirement sa school, if you check the law, requirement sa school na bago yan i-registered, kailangan may faculty advisor na i-appoint ang isang fraternity. Faculty advisor, ibig sabihin, teacher ng isang isang university. Kailangan siya ang matatawag na advisor. And yung advisor na yan, kailangan pumapayag siya na maging advisor in writing. So otherwise, ang obligation ng advisor, he shall monitor all the activities ng isang fraternity. Tapos kung may hazing, it is presumed. Ito yung pinakamabigat. Mm. Kung may hazing na mangyayari, it is presumed na alam niya or pupayag siya na may hazing. So ibig sabihin, maging liable ang isang faculty member as a faculty advisor kung may hazing na mangyayari. Nako, nabanggit niyo po kanina, Kuya Mark, yung mga requirements sa batas sa mga fraternity, sa mga paaralan. Nako, ngayon po, bago po bigyan ng registration ng school ng isang fraternity, ano po ang mga dapat gawin? Yun yan. So number one, isubmit yung list ng mga pangalan ng mga ng officers, mga members, and kailangan, aside doon, kailangan may isang
faculty member na pumapayag na siya ay tatayo bilang isang advisor ng isang fraternity. Kung wala iyan, hindi pwedeng ma-registered ang isang fraternity sa isang school. Oh, ito no. Common na tanong to dahil siyempre, mga fraternity, meron din sila mga community-based na mga members. Anong mga requirements, Kuya Mark, para ma-rehistro itong mga fraternity na community-based? Yung mga community-based, hindi yung sa school. For example, may mga fraternity outside school, mga community-based. Number one, kailangan silang gumawa ng submit ang list of officers and members sa barangay or sa city mayor or sa municipal mayor. So, kung saan primarily based ang isang fraternity, kailangan sila mag-apply doon ng accreditation sa barangay and sa LGU. And of course, isubmit doon yung mga pangalan and ng members and officers updated every year, isubmit doon sa LGU concern. So, yun ang mga requirement bago maging registered ang isang school. So, ibig sabihin, under anti-hazing law, aside sa SEC registration for purposes ng organization ng isang fraternity, kailangan i-registered yung isang fraternity sa barangay or sa LGU, local government unit, kung saan primarily based ang isang fraternity. Ang fraternity po ba, Kuya Mark, dapat ba nationwide ang scope niyan? Not necessarily. Pwedeng barangay in scope. Pwedeng local in scope, for example, isang sa city lang o isang probinsya or regional, pwede din yan. Alright, ano naman ang requirements sa mga community-based fraternities pag gumawa sila ng initiation rites, Kuya Mark, na hindi ito matawag na hazing? Same lang din ba sa school-based? Same lang, in writing, mga ganun, indicate yung place and date, and of course, ng mga officials, isubmit yun, but kailangan isubmit yun doon po sa barangay concern, sa punong barangay, sa city mayor, or sa municipal mayor bago sila mag-conduct ng initiation. But don't forget, hindi lang yon. Ang municipal mayor or the barangay captain, mag-require siya ng dalawang official ng barangay or city na mag-participate or mag-join. Should be present during the initiation rite. Kailangan nandun yung representative ni mayor, dalawa, nandun po sa initiation rites bago mag-conduct ng initiation rites ang isang community-based fraternity. At syempre, ang mga fraternity organizations, Kuya Mark, ang layunin din yan, eh magtulungan. Oh, magtulungan. Oo. May tinatawag na brotherhood. May tinatawag na sisterhood. But kahit na may brotherhood, may sisterhood, after ma-admit ka na sa isang fraternity, paano ang protection ng mga new fight? Ito yung anti-hazing law. Protection ito ng mga new fight, mga new recruit, baga mahazing sila, mabiktima sila ng psychological abuse or physical abuse or mental abuse. So ito yung protection sa kanila. That's why ang representative ni mayor or ni barangay captain dapat present during initiation rites as a requirement. Otherwise, maging illegal yung tinatawag na initiation rites nila. At saka yung accountability, Kuya Mark. Nandun din yun. That's why kung ang yung representative ni mayor or ni barangay captain, pag may hazing, kahit nandun sila, as a general rule, wala silang liability. Except, pag napapatunayan that they exerted na wala silang effort na ginagawa to stop hazing or to report that to the proper authorities, in that case, yan, pwede silang maging liable ng anti-hazing law. Yung mga representative ni mayor or ni barangay captain. Siyempre, alam mo naman, Kuya Mark, pag nasa college ka na, ang recruitment kasi dyan, medyo matindi rin, di ba? Oh, tama. Hindi lang recruitment, influence din. Influence. Ang iba dyan, kailangan na may isang fraternity, like for example, in law school, kasi nag-share sila ng mga notes. Kung hindi ka member ng fraternity, wala ka. Hindi ka bibigyan ng notes, mga ganun. X. Same also sa mga college students, may mga ganun din na ginagawa sa mga fraternities. And mostly, yung benefit naman ng fraternity after school. So may instant friends ka na, barkada, through a fraternity after school. For example, if you are a lawyer, may mga kasama, may brand ka doon sa court, may brand ka doon sa DOJ,
may brand ka doon sa mga government agencies na pwede mong pakiusapan sa practice mo in law. In short, camaraderie and connection. Yes, connection. Yun yan. Ayan. So, palalim ng palalim mga kababayan, ating pong talakayan, ating pong paksa ngayong araw ay anti-hazing law. Ano po ang mga proteksyon sa mga ganitong paksa na ipinapaliwanag po ng ating palatuntunan? Standby! Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds! Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also, visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.